Yan, marami lang po akong puti kasi hindi pa ako nagpa-color. Tinry ko lang talaga siya kung legit. Legit po talaga. Yung vinegar at saka yung keratin. So, itry nyo na din po sa inyong mga bahay, mga sis. Welcome back to my channel, mga sis! Ayan, ito na naman tayo. Maghahatid na naman sa inyo ng panibagong tips na para makatipid. Kasi, ayan, mag-DIY. Meron akong i-share sa inyo na tips. Ayan, pasensya na po kayo sa pagka-messy ng background natin. Kasi yung mga anak ko naka-online. Kaya ganyan, lagi nilang kalat yan. Gamit nila sa online class nila. Para po to sa mga tinatamad pumunta ng parlor. Dahil syempre, unang-una, natatakot pa rin sa COVID. So ito, para sa inyo to, legit ito. Yung DIY para ma-achieve nyo yung shiny at saka malambot na hair na parang nagpasalon. Ito po ang kailangan nyo. Dalawang sachet lang ng keratin, argan, kahit anong keratin. Ito, Brazil. Twice a week po, dalawang beses sa isang linggo, gawin nyo po ito sa inyong hair. Huwag naman natin araw-arawin kasi syempre suka yan. Baka maano din yung hair natin, maluto. Kaya at least dalawang beses po sa isang linggo. Dalawang beses po sa isang linggo. Napakadali lang po. Ang step lang ng paggamit ay sa isang ganito kahabang hair, kasi ano to, below siya sa shoulder ko, mahaba. Ang haba yung hair. So sa mahabang hair, one cup na white vinegar, ihalo nyo po sa dalawang sachet ng keratin, tapos ilagay nyo sa hair nyo, lagyan nyo ng, kung wala kayong hair cup, kahit plastic, kahit anong cellophane, basta mabalot nyo yung ulo nyo, ng 30 minutes. So, uurasan nyo yan. Kailangan po 30 minutes para absorb ng inyong hair yung mix ng suka at ng keratin. And then, after 30 minutes po, iwa-wash nyo na ng shampoo. Malambot yung hair. Hindi pa ako nagpa-color. Tinry ko lang talaga siya kung legit. Legit po talaga. Yung vinegar at saka yung keratin. So, itry nyo na din po sa inyong mga bahay, mga sis. At ito po ay napakadaling gawin. At isa pa, napaka-affordable. Madali lang po siyang bilhin. Kahit sa sari-sari store, meron ganito. So, pwedeng-pwede nyo nang gawin. Isipin lang po natin na kahit tayo nasa bahay lang, kailangan pa rin natin mag-ayos ng sarili. Kaya, medyo, ano po yan, gawin po natin para sa ating sarili. Ayan, tayo naman po kasi mga mami, kahit mga simpleng ganyan lang, di ba, yung hindi masyado gumagastos, naayos natin yung sarili natin, happy na tayo. Kahit nandito lang tayo sa bahay, nakakadagdag po yan ng happiness. Diba? Sabi nga, happiness is a choice. Kung paano ay nakapag-share ako sa inyo ng konting kaalaman para sa hair natin. So, bye-bye po and God bless you po in my next vlog. Bye-bye!